Ang tunay na talambuhay ni Felix Manalo Isagun, sinulat at nilikha ng inyong abanglingkod, Jerry Cahelon. Tawagin na lang po ninyo akong Tatang JC. Maraming salamat po. Ang ika-labing-pitong bahagi ng talambuhay ni Felix Manalo Isagun. Ang pasimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Kabuuang Asya ay ang labanan ng dalawang bansang Hapon at China, bunga ng pangyayaring tinawag sa wikang Ingles na Marco Polo Bridge Incident noong Hulyo 7, 1937. Sa kalakhang Europa ay noong Setyembre 1, 1939, kung saan ang bansang Alemanya ay sumakop sa bansang Poland, ang simula naman ng digmaan doon. Sa ating sariling bansang Pilipinas, nasakop naman ng Estados Unidos ng Amerika ay noong araw ng Linggo, Disyembre 7 at taong 1941 nang manibasid ang Hapon sa Pearl Harbor na estado ng Hawaii. Ito ang kalunos-lunos at makasaysayang simula ng ating ikalawang digmaang pandaigdigan. Dahil sa pangyayaring ito, ay bigla naman naglaho ang makapangyarihang impluensya o galamay ng Hidwa at Kultong Iglesia ni Cristo Inc. Corporation na kalipunan ni Ginoong Felix Y. Manalo sa ating lipunan. Ang imperialismong gobyerno ng Hapon ay di na daya ng kabalbalan ni Ginoong Felix Y. Manalo. Kaya, noong Abril 21, 1942, ang apila ni Binibining Rosita Trillanes, Volume 1, Number 1, Page 394, Docketed Case Number 8180, sa kasong paninirang puri o libelo laban sa kanya ni Ginoong Felix Y. Manalo ay binigyan ng karampatang hatol. Kung matatandaan pa na noong una ay kinatigan ang habla ni Ginoong Felix ng hukuman ng unang dulugan sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Pero ngayon, ang hatol na iyon ay pinawalang halaga ng hukuman sa paghahabol sa ilalim ng pamahalaang Hapones. Ipinahayag ngayon dito sa Ginoong Felix Y. Manalo ay un hombre de baja moral. Ang ibig sabihin na siya'y may mababang moralidad, kaya di dapat katigan ang kanyang habla at dapat pawalan ng halaga ang naging unang hatol. Kasama rin dito ang karagdagang dahilan kung bakit pinawalang halaga ang naging hatol noon ng hukuman ng unang dulugan sa ilalim ng pamahalaan ni Manuel L. Quezon na kapatid sa pagkamason ni Ginoong Felix Manalo. Ito ay ang paggamit ni Ginoong Felix ng mataas na katungkulan sa loob ng kanyang bulaang iglesia bilang panggigipit kay Binibining Rosita. Ginamit din niya ang reliyon bilang kasangkapan sa kamunduhan ng laman
na gaya ni Haring Solomon. Ang kabuuan ng lahat ng pangyayaring ito sa hukuman ay naihayag at nailadhala sa Official Gazette noong Hulyo ng taong 1954. Sa labis na katusuan at kaduwagan ni ganoong Felix Y. Manalo ay nakipagsabwatan naman sa mga Hapones upang iligtas ang sarili. Sa papanong paraan? Heto. Sa hindi nalalaman ng marami, heto at narito ang tunay na nangyari sa hidwa at kultong Iglesia ni Cristo Incorporation ni ginoong Felix sa panahong pananakop ng mga Hapones sa ating bansa. Kanyang kusang ipinagamit sa pamalang Hapones ang pag-aaring mga lupain, kapilya o bahay-sambahan ng kapatiran upang maging kampo ng mga sundalong Hapones sa mga lalawigan at bayan-bayan. Ang malaking bahagi naman ng pera mula sa mga abuluyan tuwing pagsamba ay iniaalay sa pamalaang Hapones at ang kapalit ay ang lihim na pakikipagsabwatan ni ginoong Felix at kanyang sanggunian sa mga imperialistang Hapones. Narito ang totoong pangyayari sa sabwatang ito. Ihahayag na si ginoong Felix Y. Manalo ay kunwaring dinukot ng mga Hapones. Sa huli, ay kunwaring kagustuhan ng mga Hapones na siya ay palitan pansamantala sa pagiging obispo, pinakapuno o tagapangasiwa ni ginoong Prudencio Vasquez simula Hunyo 9, 1942. Ngunit, sa totoo lamang, ay lihim at kusang bumitaw sa katungkulan si ginoong Felix Y. Manalo upang malayang makapaglayag patungong kalakhang Mindanao. Makakasama niya ang buong pamilya at ilang mga mahal sa buhay, mga tapat na alagad o sanggunian, ang pinagkakatiwalaang pamilya mula sa Paco, Maynila. Kunwari, ay magbubunsod ng bagong gawain ng Diyos doon sa Mindanao. Pero, ang totoo ay bit-bit ang limpak-limpak na salapi o pera ng kapatiran upang iligtas ang mga sarili mula sa hirap at pang-aabuso ng mga Hapones. Sa madaling salita at sa wikang Ingles, ito ay tinatawag na voluntary religious exile. Bago pa dito ay kanyang lihim ng pinag-isa ang lahat ng mga kongregasyon sa kalakhang Maynila sa ilalim ng pamamahala ni ginoong Benjamin Santiago. Ang mga mayayamang kapatiran naman na mula sa labas ng Maynila ay dinala at pinamunuan ni ginoong Cipriano Sandoval sa mga liblib at matatarik na bulubundukin ng Bagyo upang makaiwas din sa hirap at gulo. Bit-bit din ang kanilang mga limpak-limpak na salapi. Ang mga naiwan na ordinaryong kapatiran sa kapatagan ang talagang nagdusa sa malupit na kamay ng mga imperialistang Hapones. Sa mga taong nabuhay pa na nakaranas at nakasaksi sa tunay na mga pangyayari sa ilalim ng imperialismong pamalang Hapones ay hindi nasikmura ang ginawang pag-abandona sa karaniwang kapatiran ni ginoong Felix Y. Manalo. Kaya naman
ang mga lihim na pangkat sa mga kabundukan laban sa mga Hapones. Isa na sa mga ito ay ang hukbalahap, hukbo ng bayan laban sa Hapones. Naging kilala sa maikling tawag na huk sa lalawigan ng Pampanga at Tarlac, na lubhang nagngit-ngit at nagalit sa naging asta o nakitaan kay Ginoong Felix bilang pastor. Pinabayaan ang kanyang kapatiran o pastulan sa gitna ng kahirapan at kapahamakan sa panahon ng kagipitan. Sa halos 4 na taong pananakop ng mga imperialistang Hapones sa ating bansang Pilipinas, ay maraming mga ordinaryong kasapi o miyembro ng kapatiran ni Ginoong Felix Y. Manalo ang nagbuwis ng kanilang buhay, nawalan ng mahalagang kapurihan at nag-alay ng maraming lakas. Sila ay nanatiling tapat sa turo at doktrina dahil sa lubusang paniniwalang ang Iglesia ni Cristo Incorporation ay siyang kalasag na magliligtas at daan na magdadala sa kanilang kalangitan. Subalit, sa kasawiang palad, ito ay hindi nangyari sapagkat si Ginoong Felix Y. Manalo at kanyang mga alagad at tapat na kaibigan ay marangyang nabubuhay at nagtatago sa mga bulubundukin ng Bagyo at parte ng Cotabato sa Mindanao. Salamat naman at sa huli. Noong Agosto 15, 1945, ay lubusang nagtapos ang paghihirap at pamamalagi ng mga Hapones sa ating bansa. Subalit, sa muling pagkakataon ay namayagpag na naman ang mga kabalbalan ni Ginoong Felix Mandadagit sa pamamagitan ng mga bulaang istorya ng kanyang katapangan, kagitingan, himala at kabayanihan sa panahon ng digmaan, ay marami na naman ang kanyang mga naloko sa larangan ng pananampalataya. Isa sa mga gawagawang kwento ng kanyang kababalaghan ay ang naganap na insidente daw sa parte ng Tayuman sa Santa Cruz, Maynila, kung saan din naman nang galing ang tapat niyang mga alagad at kaibigang nakasamang nagsitago sa Mindanao. Siyempre, sila ay handang magsinungaling para namang mapaganda ang kanyang imahe. Ayon sa kanila, si Ginoong Felix daw ay walang takot humarap at sumuway sa kalagitnaan ng pulpito ang utos ng mga Hapones para itigil ang pagsamba na kanyang idinadaos. Bagkus, dahil sa kanyang taglay na kapangyarihang mula sa kung saan man, siyempre, hindi ito nagmula sa tunay na Diyos. Kaya, isang himala ang naganap. Sinapian daw ng takot sa kanya ang mga Hapones at tuloy nagawa niyang sila'y manginig, manikluhod at taimtim na lamang nakinig ng kanyang pangangaral tungkol sa sariling Biblia.
ang pangalawang kwentong kutsero at gawa-gawang istoryang nagmula din sa mga kakampi ni Ginoong Felix ay ang pananambang ng hukbalahap o hook sa kanya sa parte ng Lubao sa Pampanga. Ayon sa kasinungalingang ito, si Ginoong Felix daw ay pinagtangkahang patayin ng mga hook dahil napaghinalaang isang makapili na tagasumbong o tagatukoy ng mga taong lumalaban sa mga Hapones, bagkus dahil sa taglay na kapangyarihan ni Ginoong Felix Y. Manalo ay himala ang naganap. Hindi nila nagawang pisilin ang gatilya ng mga baril daw sapagkat nanigas ang mga daliri at kamay, kaya tuloy malayang nakatawid ng buhay sa patutunguhan si Ginoong Felix. Mga kaibigan, iisa lamang ang pakay o hangarin ng mga kasinungalingan, kwentong kutsero at gawa-gawang istoryang ito. Ito ay upang umani uli ng maraming simpatya, suporta at makahikayat ng mga taong mabubulag upang gawing tagasunod o gatasan sa abuluyan mula sa madlang Pilipino ng kilalang bankero, sa bungero at mandadagit na si Ginoong Felix Y. Manalo. Mga minamahal kong kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, sana ay subaybayan po ninyo ang 18 bahagi ng Talambuhay ni Ginoong Felix Manalo Isagun sa susunod kong pahayag dito sa lamba ng himpapawid sa langit. Mga minamahal kong ka-4K, kapatid, kaibigan, kababayan at kakilala, pakilike, share at subscribe na rin po dito sa aking YouTube channel para naman madali ninyong masundan ang aking maraming susunod pang makabuluhang patotoo o pahayag. Maraming salamat po.